Hello mga kalumads, kumusta? Welcome na naman po sa ating panibagong vlog ang Lumads Agri TV. So, medyo hindi po maganda ang panahon natin mga kalumads dahil nga sa bagyo na pumasok na naman sa ating bansa, ang bagyong si Odette. So, ingat-ingat kayo mga nakatira dyan sa mga lugar kung saan matatamaan ang bagyo. So huwag natin kalimutan mag-imbak ng pagkain, gamot, mga first aid kit para may magamit tayo in case of emergency. So kahit dito sa atin, umaambon, so andito tayo ngayon sa labas para nga makapag-vlog tayo. Para nga makapag-share na naman tayo ng kahit kunting kaalaman tungkol po sa farming. So stay tuned po mga kalumads. So and today's video, pag-usapan po natin ang tungkol sa soil acidity. So bago yan, intro muna tayo. Okay, welcome back. So magpatuloy, papatuloy natin mga kalumads. So before natin itatakil yung soil acidity, so isisingit muna natin saglit mga kalumads kung ano ang kahalagahan ng soil testing. So, sino ang nakaalam sa inyo about soil testing? So, napakalaking tulong nito mga kalumads, napakahalaga ng soil testing, lalo-lalo na sa atin bilang mga magsasaka. Kasi nga, kung alam na natin ang pH ng ating lupa, nakapag soil test na tayo, alam na natin kung ano ang mga halaman na o mga puno na pwede natin itanim. So, ang pangalawa, ang kalagahan nito is makapag-save tayo ng budget. No? And then, ang pangatlo, ito yung maiwasan na natin yung tinatawag natin na trial and error. Bakit trial and error mga kalumads? Kasi nga, kapag hindi mo pa alam ang pH ng iyong lupa, wala ka pang idea kung ano ang halaman o puno na pwedeng itanim dyan. So magta-trial and error ka. Itatry mo lahat ng mga puno o itatry mo lahat ng gulay kung ano ang suitable na itanim dyan sa lupa mo. So kapag tayo ay nakapag soil test na, and then nalaman na natin halimbawa na ang lupa natin is acidic pala, may idea na tayo kung anong halaman ang pwedeng itanim dyan. And then may idea na rin tayo kung ano ang mga nutrients na pwede natin idagdag. Idea na rin tayo kung ano ang gagawin kapag ang lupa natin is acidic. So yun po ang mahalaga mga kalumads kapag tayo ay nakapag soil test na. Sa soil testing mga kalumads, may tatlo tayong pamamaraan upang malaman natin ang pH ng ating lupa. Ang una, ito yung kukuha ka ng sample ng iyong lupa o ng iyong site, tapos dadalhin mo sa isang aprobadong establishment para ipatest ang lupa mo doon. So either it is private or public. So sa pagkaalam natin, kapag ang private ay may bayad. Ang government naman, nagbibigay sila ng free na soil test. Sa pagkaalam natin, ang DA yata ang may free na soil test. So kung may budget ka naman, pwede kang pumunta sa private mga kalumads. Then ang pangalawa, kung wala ka namang budget or yung farm is malayo sa lungsod, so ang pangalawa natin mga kalumads is pwede tayo mag-experiment through litmus paper. So ang gagawin natin, bumili tayo ng litmus paper, tapos same process, kukuha tayo ng sample ng ating lupa, ilalagay natin sa isang container o tapos ilalagay natin yung lupa natin doon, tapos lagyan ng tubig, and then susoak natin yung litmus paper. Kapag ang resulta ng litmus paper is kulay red orange, so ang ibig sabihin niyan mga kalumads, ang lupa mo ay acidic. So kapag ang result naman nito is kulay asol, so ang yung lupa is alkaline. So yan po ang pangalawa mga kalumads. And then ang pangatlo,
ito yung oldest way, yung nakasanayan natin na cultural na pamamaraan upang malaman kung ano ang pH ng ating lupa. Laman natin ang pH ng ating lupa sa pamamagitan ng mga tanim na tumutubo dito. So, halimbawa, kapag ang lupa mo is acidic, so, ang kadalasan na makikita mong mga tanim dyan o mga halaman dyan is, una, lumot, pangalawa, pine trees, pangatlo, talahib, or kugon, o lahat ng mga halaman na may matitigas na dahon. So, ang ibig sabihin niyan mga kalumads, ang iyong lupa ay acidic. So, ano yung tatlong pamamaraan mga kalumads? Una, soil testing. O, pumunta ka sa isang aprobadong establishment na may nagkakandak ng soil testing. So, sa mga agrochemical na mga establishment. Tapos, ang pangalawa, by using litmus paper. And then, ang pangatlo is yung oldest way na malaman natin ang pH ng ating lupa, which is sa pamamagitan ng mga tanim o mga halaman na tumutubo sa ating site. So, yan po ang kahalagahan ng soil testing mga kalumads. So, i-recap lang natin. So, kapag tayo ay nagkapag-soil test, una, malilis yung effort natin, malilis yung gastos natin, and then, at the same time, kung tayo ay nakapag-soil test, iwasan natin yung trial and error sa pagtatanim. So, yan po mga kalumads ang kahalagahan ng soil testing. So, proceed tayo about soil acidity. So, sa soil acidity mga kalumads, pag-uusapan natin kung ano ang dahilan ng na nagiging soil, nagiging maasim yung lupa natin. Ano ang disadvantage kapag ang site natin o lupa natin is acidic. So, ang pangatlo, ano ang pwede natin gawin para maibalik o para maibaba yung kaasiman ng ating lupa. So, yung tatlo yan mga kalumas ang ating pag-uusapan ngayon. So, una, ano nga ba ang dahilan ng pagiging maasim na lupa o nagiging acidic na lupa? So, kung ikaw mga kalumads, kung may idea ka diyan, so you are free to comment down below sa ating comment section para malaman din natin kung ano ang inyong kasagutan o idea kung bakit nagiging acidic yung lupa. May mga studies mga kalumads, maraming mga studies, no, individuals, mga universities, sa mga students, nasasabi na ang pinakarason na nagiging acidic yung lupa is yung severe application of synthetic fertilizer. Yung walang humpay na pag-apply ng abonong kemikal. So, isa ito mga kalumad sa nagiging maasim yung lupa natin. Lalo-lalo na mga kalumads, ang severe application of ammonium sulfate, sulfur. So, ito yung mga abonong kemikal mga kalumads na labis na nagkakos ng soil acidity sa ating lupa. Ang pangalawa, ano nga ba ang disadvantage kapag ang lupa natin is acidic? Magbibigay tayo ng example mga kalumads. Kapag ang tao ay nagiging acidic, ano ang napapansin ninyo? Siya ay mahina ang kanyang immune system, madali siyang magkasakit. So, dahil nga mahina ang kanyang immune system, dahil hindi sapat yung mga nutrients na naabsorb ng katawan, kulang yung mga vitamins, kulang yung mga minerals, so kaya humina ang kanyang immune system. They are prone to different kind of diseases. So madali tayong magkasakit mga kalumads kapag mahina ang ating immune system. So same din sa tanim, no? So kung ang tanim natin is naitanim sa acidic na lupa, expect na po tayo na kulang talaga yung nutrients dahil hindi lahat ma-absorb ng tanim ang nutrients na nasa lupa. So ang tendency, madali itong magkasakit. Ang pangalawa is mabagal yung kanyang paglaki. So apektado ang ating kita mga kalumads. So yan po mga kalumads ang
disadvantage kapag ang lupa natin is nearly acidic. So, perwesyo sa atin. Then, ang pangatlo, may paraan pa ba na maibalik sa normal o maibalik sa balanse ang ating lupa? So, yes, mga kalumads, mayroong pamamaraan. Magbibigay tayo ng mga example o magbibigay tayo ng mga tips kung ano ang dapat nating gawin para mapababa ang kaasiman ng ating lupa. Unang-una, siguro alam na ninyo to. Ang unang-una is, ang gawin natin is through application of limestone. Yun po mga kalumads. Kung walang limestone, pwede kang mag-apply ng dolomite. And then, pwede tayo gumamit ng mga compost material. Like, animal manure, mga tuyo at tuyo o nabubulok na dahon o katawan ng punong kahoy. Pwede tayong gumamit ng sawdust o abo. Yon mga kalumads ang may malaking maitutulong upang mapababa ang kaasiman ng ating lupa o soil acidity. Ano nga ba ang ginagawa ng limestone, dolomite, ng compost? Bakit sila, bakit itong mga element na to ang makapagbababa ng soil acidity? Ito kasing mga element na to, tinutulungan nila ang lupa na ma-deoxidize para ma-activate yung mga elements o mga nutrients na hindi aktibo kapag ang lupa ay acidic. So, yan ang gagawin natin mga kalumads para magiging balance o magiging neutral ang ating lupa. Okay, kapag acidic ang lupa natin mga kalumads, hindi natin masasabi na wala na talagang pag-asa. So, gawin na natin yung sinasabi natin kanina na ipababa yung kaasiman ng ating lupa through limestone, dolomite at mga organic materials. So, kapag ang lupa natin is acidic, mayroon pa rin mga gulay, mga kalumbas na pwede natin itanim. So, ano-ano ang mga ito? Ito ay, una, kalabasa, pwede rin kamote, patatas, pwede rin yung broccoli, pwede rin carrots, pwede rin yung bawang, mga kalumads. So, may resistance sila sa medyo maasim na lupa. So, sa punong kahoy naman o sa fruit trees naman, ang kadalasan na tumutubo kapag ang lupa natin is maasim is mga berries lang. No? Pwede sila sa acidic. So, sa site natin mga kalumads, nagtanim tayo ng durian. So, kahit na acidic yung lupa natin, gumawa tayo ng paraan para nga ma-neutralize yung lupa natin. So, before tayo nagtanim ng durian mga kalumads, ang ginawa natin, nagbutas tayo diyan para pagtamnan nga nito. Tapos ang ginawa natin, naglagay tayo ng mga animal manure, naglagay tayo ng lime para ma-neutralize yung lupa. So, tingnan niyo ang resulta mga kalumads. Naging okay na naman ang durian natin. So, kung kayo ay nakaranas ng ganitong senaryo mga kalumads, kayo ay may acidic na lupa, so, naway, makatulong tong vlog natin sa inyo. May nakuha kayong mga kaalaman para may balik yung dating sigla ng ating lupa. So, kung paano mapababa yung kaasiman ng lupa patungo sa neutral. So, palagi natin tatandaan mga kalumads na kahit anumang estado ng ating lupa o anumang problema ng ating lupa, kapag gusto natin, no, sigurado may magandang kalalabasan. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, ang Lumads Agri TV, so please subscribe and click the notification bell para updated ka pa sa mga susunod na mga video na i-upload natin.
So, ang ating channel mga nomads is more on agriculture. So, natuturo po tayo ng mga pamamaraan, tips kung paano ang tamang pagtanim na may malaking maitutulong sa atin, lalong-lalo na sa ating mga pagtatanim. So, maraming salamat mga nomads sa inyong suporta. Maraming salamat at ingat po kayo palagi. At huwag natin kalimutan na kahit anumang pagsubok sa ating buhay, so, lumapit lang tayo sa Panginoon, magdasal, humingi ng tawad, bumalik sa kanyang kalooban. So, maraming salamat hanggang sa muli ang ating pagkikita, hanggang sa muli sa ating vlog. So, ingat po kayo palagi. God bless and bye-bye.